Magandang araw mga ka-painters. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag-repair ng ceiling, yung pinagtanggalan ng ilaw para may balik natin siya sa dating itsura yung ceiling. Tara po, umpisahan na po natin. Ang una natin gagawin ay maglalagay tayo ng metal paring doon sa loob ng butas, doon sa loob ng sa taas ng ceiling. Siya kasi yung magsisilbing magsisilbing stopper pag nalagay tayo ng doon pantapal doon sa butas. Tatandiyay na lang natin ng yung haba ng paring sa paglalagay para hindi tayo mahirapan. Ibabaray na natin yung paring sa ceiling para paglagay natin nung pinaka harang niya, doon natin siya ididikit sa paring. Gagamit tayo ng rivets na 1/8 by 1/2 para ma-rivet natin yung paring sa kisame para pagkaroon siya ng tibay. Siguro mga pagdalawang rivets kada dulo para mas matibay po siya. Naglagay tayo ng alambre para magiging siya yung pinakakapitan para pagpigil ng impact ng barena para hindi umangat yung paring pataas, kaya nilikin natin siya ng alambre. Pagkatapos sa ating barenahan ay ngayon na i-rebitch na po natin siya. Gumamit tayo ng blind rivets na 1/8 by 1/2 para hindi naman ganong kahirap ikabit, kasi kapag gamit tayo ng matigas nahihirapan tayo ikabit dun sa paring para mas madali natin siya ma-install yung paring na nilagay natin sa loob ng ceiling, yung magiging kapitan nung ilalagay nating harang. Doble natin kada dulo. Maglagay tayo ng dalawang blend rivets kada dulo para mas matibay yung paring na nilagay natin. Tapos na tayo mag-install ng mga paring. Magsusukat naman tayo ng bilog. Gumamit tayo ng alyan ng circle compass sa pagbilog. Ng RDplex, gumamit tayo ng metal cutter para mas madali natin siyang may hole ma yung bilog na ilalagay natin doon sa butas na ginagawa natin. Mas madali kasi siyang ikat gamit yung metal cutter. Mas maayos natin siyang mabibilog. Shout out sa mga katropa natin yung pintor, sa samahan ng Talendado yung pintor, sa grupo ko Pro Painters, sa ating kapwa kapintor na si Jomar Oliva na taga Sambales, at mga pintor na taga Sambales, shout out sa inyo. Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa Gary Construct TV. Yan na po mga painters, hinulman na natin yung ginawa natin bilog doon sa may butas na may ceiling. Nilagyan natin ng paring medyo masikip, kaya ayusin muna natin yung bilog na butas doon para magka-shape naman natin bilog dun sa butas. Pag okay na po siya at sakto na po sa butas, hindi na natin bilog, ibabaray na lang po natin siya gamit po ulit yung barena na may bala na 1/8, saka i-rivet po na ulit natin siya na 1/8 by 1/2 na blind rivets. Nalagyan po natin siya siguro mga 4 na blind rivets para mas patibay mga painters. Mga ka-painters, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe Gary Construct TV para updated kayo sa mga bagong video ko niya labas about sa painting works, sa construction works, mga basic knowledge. Sana po makatulong po sa inyo yung mga ginagawa kong video. Maraming salamat po sa pasuporta.
Yun mga ka-painters, okay na okay na po siya. Nakalabat na po siya doon sa ceiling. Kaya mas maganda po yung pagkakagawa natin yan. Noong pahasain natin siya gamit ang guiding disc ng pambakal. Kahasain natin yung ano yan, yung ulo ng blind rivets para pagpininturahan natin siya sa kami na sinyan. Walang uusbong na ulo ng blind rivets para mas maganda po siya kapag na-finish. Hindi po talaga siya mahalata. Pagtapos natin hasain, mamasilyahan naman natin siya ng stick well, yung mga dugtungan niya. Yung stick well po, sinakatulong po yan sa shock absorber, sa crack absorber, para hindi po siya magkaroon ng crack. Huwag masilyan ng ano ng stick well. Gumamit lang po tayo ng ano, ng paleta sa pagmasilya para din kayo gumamasilya ng ano ng skim coat sa pagmasilya ng ano ng stick well. Ang lalagyan lang natin yung bilog na ginawa natin para mas maganda at kapit na kapit at mas matibay. Pati yung mga dugtungan, yun ay pinaka-importante rin eh. Kailangan malagyan talaga siya ng stick wheel. So po tayo maglagay ng stick well ngayon po, maglalagay naman po din ng gasa. Yung gasa po ay tumutulong para hindi magkaroon kaagad ng crack yung ginawa natin. Kahit saan pong, nangyari, gawa kayo ng drywall, kailangan nyo tayong gumamit ng gasa. Nakatulong kasi yan sa crack absorber talaga. Importante ang gasa sa mga ano, sa mga dugtungan. Sa mga dugtungan na ginagawa natin, sa mga hot dip legs, sa mga gypsum board, yan po talaga yung nilalagay. Bago natin masilyan yung isang dugtungan, kailangan sigurado natin mayroong gasa para 100% na maayos yung magiging trabaho natin mga ka-painters. Pag natuyo na yung unang pahid natin ng stick well, magdo-double coat tayo ng stick well para matakpan naman natin yung mga natitirang awang doon sa unang paglagay natin ng stick well kanina, kasi medyo malaki yung awang kanina, kaya medyo na malabno, lumabagsak yung stick well. Kaya pagtuyo, dodoblehan natin ng stick well yung pinaka butas na nilagay natin. Doon tayo maglalagay ng stick well. Okay, ayos na mga ka-painters ha. Napalibutan na natin ng stick wheel yung buong butas na nilagay natin. Papatuyuin natin siya bago naman natin siya mamasilyahan ng skin coat. Yan po, natuyo na po yung stick wheel na ginawa natin kanina ng dalawang mano. Ngayon naman po, mamasilyahan natin siya ng skin coat white na medyo matigas yung pagkakalo para matakpan kaagad natin yung butas na nilagyan natin, pati yung gasa. Kasi pinaka-importante rin, matakpan yung gasa. Kaya mamasilyan siya natin siya medyo makapal. Tapos po yung pagpangalawang mano, manipis na lang para patay na pantay po yung pagkakamasilyan natin. Thank you.
Yan po, okay na po. Natuyo kanina yung scheme ko. Nilihan natin siya ng ano, ng lihan na 150. Tapos nag-primer tayo, ng flat latex, bali. Tapos pinaka-final coat niya, flat latex po. Ito na po yung pinaka-itsura niya ngayon. Hindi na po siya halatang halata. Salamat mga painters sa panonood ng aking video tutorial. God bless inyo lahat.